I-discuss ko kung saan-saan ako kumukuha ng mga products for both wholesale, liquidation, at kung anong pwede niyong ibenta kung wala kayong puhunan or kung wala kayong malaking puhunan. Hi friends! Welcome back to Messy Life! My name is Lorne, isa pong online seller dito sa Amerika. I have series of videos about how to sell online and this is the second episode. The first episode was how to sell on Amazon. Ito namang pangalawa ay most requested rin na topic, which is saan naman ako kumukuha ng mga products. I-discuss ko kung saan-saan ako kumukuha ng mga products for both wholesale, liquidation, at kung anong pwede niyong ibenta kung wala kayong puhunan or kung wala kayong malaking puhunan. But bago po ako mag-umpisa, do me a favor, please naman po paki-like po ang aking video at paki-subscribe na rin po kung bago po kayo sa aking channel. Ang channel ko po ay about sa aking buhay bilang isang Mommy Online Seller. Umpisahan na natin. If nanonood po kayo ng aking mga vlogs, napansin niyo po siguro na iba't-ibang klase yung aking mga paninda. So there are two kinds po na aking binibenta. Yung isa ay galing sa mga wholesale, yung isa naman ay liquidation. So kapag sinabi ko po na wholesale, ayan yung typical na alam natin na binibiling products from supplier or manufacturer in big bulk or madamihan. Usually, ayan yung mga product na tayo talaga yung pumili. Alam natin kung ano yung makukuha natin, ilang piraso, magkano ang bawat isa. So, ayan po yung mga product na binibili namin through Alibaba. Okay, Alibaba po is the biggest platform for wholesalers o yung mga nagbebenta ng maramihan na produkto. Halos lahat ng Amazon seller. Lahat ng napanood ko sa YouTube na nagtuturo about Amazon selling, lahat sila halos kumukuha ng products from Alibaba. Chinese platform siya. Pero, hindi lang naman yan products from China. Pwede mo naman i-filter yan kung ayaw mo ng mga products from China. Pwede mo ring i-filter ng bansa kung saan mo gustong bansa kumuha ng products. Meron ding USA products or parang mga wholesaler in USA if you want to get your products in USA. Diyan ko na-meet halos lahat ng aking mga supplier. So, hindi ko na po i-share specifically kung sino yung supplier ko per different kind of products. Kasi ayun na nga, diyan ko lang din naman sila nakilala through Alibaba. Depende sa kung ano yung gusto nyong ibenta, marami kayo dyan pwedeng makilala. Highly recommended Alibaba kasi nga, parang trusted siya ng maraming sellers, lalo na sa ng mga Amazon sellers. Ang disadvantage lang niyan is medyo matagal bago dumating yung products. Like from China to US, medyo parang naghihintay ako ng 2 to 3 months. Pero kung willing naman kayo na magbayad ng mas malaki, eh kaya mo nyo namang i-expedite or yung parang faster shipping, possible naman. Walang makakabit sa presyo ng Alibaba. I tried to buy from other wholesalers na wala sa Alibaba, and to be honest, dyan na talaga yung pinakamura ninyo na pwedeng mabiling wholesale. Kahit ayaw nyo bumili from China, dun talaga mura. Okay, so yun po yung source ko for wholesale. And then, meron ako share na dalawa pang website. Ayang dalawang website na yun for toys kasi marami din akong binibenta ng mga laruan. On the previous video, nabanggit ko na hindi nyo kailangan ng registered business or parang reseller license kapag nag-register kayo sa Amazon. Pero, pag bumili kayo sa mga website na ito, kailangan nyo ng reseller certificate. Okay? So, ayun yung dahilan kung bakit ako nag-register ng business or kung bakit ako kumuha ng reseller certificate. Not because of Amazon, but because of other suppliers. Those are my sources for wholesale. Ngayon naman, pag-usapan natin yung liquidation. Liquidation is a very different story. Liquidation, ito yung mga parang patapon na ng iba pang businesses. Ito yung possible na customer return, overstock, shelf pulled, damaged boxes, missing boxes, yung mga naligaw lang na sa warehouse, out of season na products, basta yung mga parang hindi na nila mabenta. Ang disadvantage ng liquidation, I can't choose the product. Hindi ako nakakapili na, oh, gusto ko lang puro damit, or gusto ko lang puro ganito. Tapos, unexpected rin yung condition. Pag customer return, for example, may mga customer return na empty boxes, may mga customer return na sira talaga, merong mga brand new na hindi man lang na-open yung box, as in iba't-ibang condition. So, ito yung risk doon sa liquidation. Hindi mo alam yung exact condition ng product, hindi mo alam exactly kung ano yung makukuha mo, ilan,
So very risky, but it's fun, and if you got lucky, you can really get good money from liquidation. Okay, so ito na ang pinagkukuhanan ko ng liquidation. First is liquidation.com. Diyan po kami nagbibid ng mga pallet para bilhin. Okay, iba-ibang store from Amazon, from Home Depot, Walmart, Target, iba-iba ang pinanggagalingan ng mga liquidated na pallets na yan. So, ibibid mo yan. Pag nanalo ka, you will have to pay for the pallet and then for the shipping. Okay? At I highly recommend na kung isang paleta lang ang bibilin nyo, maghanap na lang kayo locally. Kung meron naman kayong sasakyan, kung meron kayong pickup truck na pwedeng gamitin, it's best na kunin nyo na lang yung mga pallets niyo locally, okay? Literal na Google Maps lang yan, and then type liquidation. Lalabas na lahat ng mga liquidation places na malapit sa inyo. Medyo mahal ang shipping ng isang pallet. Parang nasa $200 to $300. So, mas mahal pa. Alam niyo yun, mas mahirap bawiin yung puhunan, kumbaga. Itubo nyo na lang yung ibabayad nyo ng shipping. Kasi madalas, pareho lang yung presyo niyan. So, kung bibili nyo yung isang pallet, $500 from liquidation.com, pwedeng makuha nyo rin yan ng $500 from the dun sa local na liquidation place sa inyo. At di na kayo magbabayad ng shipping. Okay, malaki rin kasi yung shipping fee. Although, kung mga smaller boxes lang, meron din naman sa liquidation.com na mga maliliit na boxes. Like, may mga box full of makeup. Pasensya na sa ingay. May mga napanalunan akong bidding sa liquidation.com na mga maliliit na boxes lang. So, mga $30 to $50 lang yung shipping fee nun. So, I only buy from liquidation.com kapag either small boxes or truckloads. So, kapag ibig sabihin, pag truckloads, yung maramihan, like 10 to 30 pallets. Pinakamarami ko yata nabili is 30 na pallets. So, mas mura yon kasi limbawa yung 30 pallets namin, ang bayad lang nung shipping nun is $1,000. So, $1,000, that's a lot. Pero, 30 pallets yun. Kesa naman dun sa $200 na isang pallet lang. Kumbaga, parang mas sulit yung shipping fee. Kasi nga, maramihan. Yun yung kung paano kami bumibili sa liquidation.com. Okay, so, meron din ako mga binibenta ng mga makeup and all. Mga makeup or health and beauty products. Madami dyan binibili ko sa Wholesale Ninjas and bulk.com. Although, hindi lang naman din mga makeup yung binibenta nila. Yan, mga yan. Mga liquidated na cosmetics and all. Pwede kayong pumunta dyan sa mga website na yan and try. Maganda yan kung maliit lang ang inyong puhunan kasi pwede kayong bumili ng mga smaller boxes lang. And then lastly, kung wala kayong puhunan talaga, I would recommend na mag-start muna kayo doon sa mga used na nagamit ninyo. Yung mga luma nyong bag, lumang dress. In this business, natutunan ko na kahit ano ay pwedeng ibenta. Kahit na mga gamit na product na pakala nyo, ipapamigay nyo na lang kasi parang hindi na mabibenta. Pwede pa yung mabenta at pwede pa yung mapera. Pwede hindi ganun kalaki, pero pwede nyo pa rin yung mapera. And then, yun, from that money, pwede kayong mag-start na bumili ng mga konti-konti na mga products yun. And then one last thing is what I call the retail arbitrage. So, kung narinig nyo na yung term na coupon or couponers, ibig sabihin gumagamit sila ng mga coupon para makabili ng mga products sa sobrang murang halaga. Minsan free pa, okay? So, kung nag-couponer kayo or kung may experience kayo sa pag-coupon, maganda rin yan na maging source ng inyong mga paninda. May mga kakilala ko na talaga mga expert sila sa pag-coupon. Nakukuha nila yung mga products for free and then i-resell, ibebenta na lang ngayon sa iba't ibang platform like Amazon or eBay. Okay, pwede po yan. Retail arbitrage ang tawag dyan. Not only those products na nabili nyo through coupon, okay, with the use of coupon. Pwede rin yung mga products na nabili nyo sa clearance. Yun, na-try ko yun dati. Bumibili ako ng mga products sa mga clearance section. Actually, hanggang ngayon, kapag namimili kami, lagi akong dumadaan sa clearance section and then titingnan ko kung magkano, i-compare ko siya sa magkano yung presyo niya sa Amazon or eBay, and then if mukhang kikita ako, bibilin ko yun. Yun. Yun po ang mga pwede ninyo pang gawing source ng inyong mga paninda. So, yun lang. Yun lamang po. Na-share ko na lahat. Todo na yan. So, in return, please pakilike naman po ang aking video. Yun lang po ang aking hinihingi. Pakilike ang aking video. At pakicomment na rin po kung tingin ninyo ang video na ito ay nakatulong sa inyo. Tatapusin ko na ang video kasi hinihintay na ako ng bagets ng bata na ito. Kanina pa sumisenyas. Okay? Alright, friends! Marami pong salamat sa inyong panonood. Again, sana nakatulong po ang aking video. And please let me know if it does help you.
At pakisubscribe na rin po ang aming channel na Messy Life para po sa mga family vlogs namin because we are all about online selling business family. Aray ko! Okay, bye po! Marami pong salamat! Like and subscribe! Bye! Thank you! Thank you, TV and your mom.